sa kapag ano, mga kagampon dito sa Bicol, iyak ka na. Pag ganun, mga kababayan, so, tama yung mga surveys dito. Tama yung analysis natin, mga kababayan, dito sa Bicol Region. Oh, yung mga yelo dito at kakampon, ako naka-yelo. Oh, at saka naka-pink. Lumipat na po sa BB. BB. Nakita ko sa inyo. Di ba galing dito si ano? Asa na yun? Galing dito si Bongbong Marcos. Ito na siya. Sino niya yan? Si Cheese Escudero po. Si Cheese Escudero, governor ng Sorsogon. O di ba galing doon? Si Bongbong Marcos. Galing dito sa amin sa Legazpi. And dumiritsong Sorsogon kasi doon naman sa meeting. Nasilip namin si, ano, hindi ko pala nagkwento sa inyo. Nasilip namin si Cheese Escudero nandun sa tirasa ng Capitol ng sinalubog si Bongbong Marcos during the meeting di Abansi mismo. Nandun si Escudero, pero siyempre wala pa man official na ano na announcement, kaya pala siguro si Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi niya kinukumpleto yung yung slate niya sa unit team. I think naka-reserve kay Cheese Escudero. Baby. Si Cheese Escudero, mga kababayan, is being claimed by the kakampon na kanila. Yeah, because yun niya. Unang statement pa lang ni Cheese na in-interview ng ABS yata yon. Sabi ni Cheese, tinanong siya kung ano niya yung position mo in case on Bongbong Marcos pumunta dito, ano si Bongbong Marcos. Sabi ni ano, sabi ni Cheese Escudero, welcome naman niya yung lahat. Lahat niya dito, pwedeng kumampanya. Di ba? Ayun, sabi ko. That is, you know, an indication. In this time, it is becoming clearer and clearer. Basahin ko po ang statement niya after na magbisita rito si Bongbong Marcos for his ano campaign sorties. Sabi niya, kapon lang ito ha. If numbers in surveys will not change by next month, chances are Bonget will win it. Referring to Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, ang tawag sa kanya na mga malapit sa kanya, Bungit. Una ko siyang narinig kay Aimee Marcos. Siyempre, kapatid. Ang tawag ni Aimee Marcos kay Bongbong Marcos is Bungit. Yun din ang tawag, mga kababayan, ni Cheese Escudero. Diba sabi ko sa inyo, yung tatay kasi ni Cheese Escudero, dating Department of Agriculture Secretary ni dating Pangulong Marcos. So sabi ko, hindi man pwedeng walang, hindi tatanaw na ang utang na loob. Naging eskudero sila at naging kilala sa politika. It is because of Apolacay. Diba? Sabi niya, hindi ko kabisado ang kaso ni BBM sa disqualification case. Pero mas gusto ko magdesisyon yung 64 milyong butante kaysa yung pitong maestrado ng COMELEC at 15 na maestrado ng Korte Suprema. Alams na. Sabi niya, actually, I am closer personally to Bungit, BBM's nickname,
than to Vice President Lenny. Just how I address him, I guess, already shows who am I closer to. One being addressed with a title, the other using a nickname. That's only his close friends use. Saka mga ano, mga kagampon dito sa Bicol, iyak ka na. Pag ganun, mga kababayan, so, tama yung mga surveys dito. Sabi sa Lilo survey, si Bongbong Marcos, 48% ang voters' preference in the Bicol region. 32 lang, mga kababayan, si Lenlen. You see? And lumalabas ngayon, mga kababayan, naka-majority na sa mga local officials supporting Bongbong Marcos dito sa Bicol. Ulitin ko, dati tatlo siya. Ang unang nag-declare, mga kababayan, si Talyado ng Camarines Norte. Then, Antonio ko. Kaya pumunta doon. Nauna sila. Pumunta doon, mga kababayan, sa campaign. Just 2 days ago, si Bongbong Marcos from Sorsogon to Masbate. Napakaganda daw ng naging pagsalubong ng Masbate, siyempre. Just like sa Sorsogon, napakaganda ng pagsalubong ng mga tao. Rockstar dito nga sa Legazpi. Walang political leader dito, si Bongbong Marcos. Pero, you know, may mga, sabi ko sa inyo, may mga pasaring na that some incumbent officials are now, you know, naghahanap na po ng contacts para lumipat, mga kababayan, ng support. These are Lenlen leaders dito na nag-declare na they are for Lenlen, kasi si Lenlen Bicolano. But this time, sabi, yung ilan dito mga incumbent leaders, hindi ko sabi na mayor or congressman or governor, basta ganon, ay naglalaylo na sila for Lenlen. You see? So, anyway, wag muna natin isama yung Albay. Masbate, dineclare na ni, openly nag-declare ng support kay Bongbong Marcos. Then, Katanduanes, si Kuwa, nadagdagan ngayon. It's Chis Escudero, incumbent governor ng Sorsogon and running for senator. BBM. Sabi ko sa inyo, yun man talaga ang mangyayari niyan. In some of my, may mga tawag dito, some of my friends sa politics dito sa Albay, noted sila sa ganon. Noted. Hindi mo na sila nagde-declare habang malayo pa. But pagpalapit ng palapit at alam na nila kung sino yung uupo na susunod na pangulo, then biglang lumilipat. Hindi ko na i-mention kung sino-sino. Next time ko na po sasabihin sa inyo, mga kababayan. You see? So, kitang-kita na po, mga kababayan, ang mga kaganapan at magyayari sa mga susunod na araw. O ngayon, ibigay ko na rin po sa inyo itong additional information. Nag-deny yung kampo ni Lenlen po doon sa aligasyon ni Congressman Boying Rimulya na hinakot at binayaran ng 500 pesos yung mga attendees po nag-attend doon sa rally. Grand rally sa Cavite. Siyempre! Sino ba naman yun? Sino mo naman ang aamin?
Wala nga amin. Yun ang turo ni Damaso sa kanila. Eh. Pinapractice lang. Pag anya may nagbigay ng pera, tanggapin lang at iboto yung gusto ninyo. O, oh, di ba? Pinapractice na ninyo dyan. Sabi dito, BPL ni Robredo's spokesperson Barry Gutierrez denies that they pay those who attend Robredo's campaign rallies. Yung pagpunta doon sa mga venue, talagang yung mga tao ay naglalakad. What? Nakasakay nga sa mga jeepneys at buses. Organized masyado. At lahat nagpaka-feng. Talagang sila ang nagkukusang magpunta dyan. Arap-arapan mga kababayan na pagsisinungaling. Walang kahakot-hakot. What? Sa mga rally na ito, sabi po ni Gutierrez sa interview ng DZXL, ang hirap kasi sa ibang mga politiko, siguro, na kagawian na nila na doon sa mga rally nila, talagang hakot ang kailangan nilang gawin para magkatao. Baliktad lang yung sinasabi ni Maricos. So, iniisip nila, yun lang ang tanging paraan para magkaroon ng tao sa isang political rally. What? Kayo yun? Mismo yung mga tao na nasa paligid ninyo ang nagsabi, bas-bas, ang daming mga bas ang inarkila, mga jeepneys, dumaan sa kanilang harapan at tinakot doon. Pero sigurado, hindi naman lahat yon. Baka hindi nga mga lahat doon ang buboto, nag-take advantage din yung mga tao kasi hirap ang buhay. Anyway, yan naman niya, yung tinuturo ni Damaso, kunin lang yung kwarta at iboto yung nasa konsensya. Backfire ngayon yung turo ni Damaso sa inyo. Diba? Sinang maniniwala sa inyong ganun na statement ni Baricos? Diba? Lalo kayo niyang pagtatawanan ng mga tao. Matindihan niya. Arap-arapan yung pagsisinungaling. Anyway, sanay naman kayo sa ganyan? Si Damaso, mga 80% ng ganyang sinasabi, tinuturo, lies. Hindi man totoo. Kaya sanay kayo sa ganyan. Di ba? Yan ang advisor ni Linlin. Anyway, i-plug ko ulit po dito yung exorcism ni Linlin. Pinanood kagabi. Jamakit yung tiyan ko sa sa kakatawa. In-exorcise si Linlin ng Okta Research result ng survey at SWS Pulse Asia. Yun ang nagsamit pala sa kanya na hindi matanggap na talo siya. Nang in-exorcise ganya. Nagpipigla si Linlin. At sabi ni Amy Marcos, mga kababayan doon, lumalakas daw si Linlin sa dilim pag brown out. Bantayan ninyo mga kababayan ang brown out kasi si Linlin daw lumalakas pag brown out. Alams na. Tapos mga kababayan, tawag dito, panoorin na lang ninyo. Kasi pag kwininto ko rito lahat, pag hindi na ninyo, naalala ko na. May counterpart, gumaya din yung kampo ni Linlin. Talagang gaya-gaya. Mayroon na din silang pang-counter. Ang titulo po, Sari-sari store ni Linlin. Wala talagang originality. Sabi ko sa inyo. So, yun lang po mga kababayan, yung ating update sa inyo ngayong araw na to.
Just click subscribe para po updated kayo ng mga kaganapan sa ating paligid. Ako po si Dante Maravillas. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. God bless.